Our focus for this session will be yung tinatawag nating weighted average costing. Okay, weighted average costing with regards to process costing. So we already discussed nung last meeting kasi na kapag tayo ay gagawa ng production report, dalawang method yung inaallow ng ating cost accounting to account for the movement of goods. So dalawa yan. It's number one, yung FIFO, tas number two, yung weighted average. So bakit tayo magsa-start muna sa weighted average? Kasi mas madali yung process ng weighted average. With regards to equivalent units of production, hindi tayo mahihirapan kasi sinisimplehan lang ni weighted average method yung paggalaw, yung EUP or equivalent units of production as well as yung pagko-compute ng cost niyan. So meron tayong mga examples na ipapakita later, pero start muna tayo sa concept. Okay. So dun sa concept ng ng process cost report or yung cost of production report natin using average method, ito yung mga steps natin. Okay, so yung una, account muna natin yung mga units, okay, or yung equivalent units. So step one there is to account for the physical units in a production process, okay, department or work cell during an accounting period. So yun yung step one. In other words, alamin natin kung ilang units ba yung natapos, ilang units yung na-process, ilang units yung na-transfer, ilang units yung hindi pa natapos, ganun siya. So, step 2 is to account for the, sorry, nagbalibaliktad, okay, account for the production, okay, during the period in terms of units or in terms of equivalent units, okay? So, ang gagawin mo, hahatiin mo lang sa dalawa yon. Yung physical units na in-identify mo sa step 1. Hatiin mo siya into 2. Yung first group is kung ilang units yung natapos at na-transfer out. In other words, pag sinabing na-transfer out, yan yung units na nalipat na dun sa kabilang department or nalipat na into finished goods. Tapos yung second group niya is kung ilan yung ending inventory or yung hindi pa natapos. Okay? So, syempre, yung total nung dalawang yun, yun na yung totals na nandyan. Okay? Next tayo, account naman natin yung cost. So, doon na tayo sa step 3. So, step 3, accumulate muna natin yung direct material cost at saka conversion cost both for the beginning inventory and the current period doon sa ating total cost column. Pakita natin later kung saan yung total cost column. Tapos step 4, compute for the cost per equivalent unit for direct materials and conversion cost by dividing the total, okay, doon sa equivalent unit na na-compute natin sa step 2. Okay? And then finally, assigning the cost. So step 5 will be to assign the cost of the direct materials and conversion cost in relation to the cost of goods manufactured and transferred out. Ibig sabihin, yan yung natapos na. Yan yung either ililipat mo sa next department or yan yung ipapasok mo na sa finished goods or punta ka doon sa ending inventory naman yung naiwan. Diba? Kasi dalawa lang naman pupuntahan nun. It's either yung natapos na or yung hindi pa. So, ganyan lang kasimple sa average costing method. Okay? So, to illustrate, ito yung steps natin. Yan, hopefully nakikita naman clearly. Okay. So, yung first nating gagawin dyan is to consider kung kung ano yung mga physical units natin. So, yung physical units muna tayo. So, based on our illustration, yung beginning inventory daw natin is 6,200. Tapos yung natapos, yung na-start daw this period is 57,500. Okay? So, yun yung total na kailangan nating ma-account for this period. So, according to the illustration, out of the total daw na 63,700, ang natapos, okay?
Take note, ha? Average costing tayo. So, ang hinahabol lang natin, dalawang grupo lang. Yung natapos at saka yung hindi pa natapos. So, according to our computation, yung ating natapos ay 56,700. So, tas ang hindi pa natin natapos ay 5,000. So, total niyan ay 63,700. So, okay tayo sa physical units. Walang problema. Ang next natin gagawin sa step 2, alamin mo kung magkano yung equivalent units. Okay? So, similar to what we learned, okay? Similar to what we learned last time, di ba? Yung equivalent units niya is depende kung number 1, kailan na ilagay yung materials or kailan na ipasok yung materials or kailan na ipasok yung conversion cost. Okay? With regards to materials, of course, doon sa mga na-transfer out, automatic 100% na yun. Kasi natapos na nga, di ba? Okay, so pag natapos siya, malamang ang equivalent units niya is 100%. So, i-multiply mo ng 100% yung 58,700, that's still going to be 58,700. For conversion cost, dahil nga transferred out na yan, completed and transferred out, automatic 100% na rin yon. So, kung magkano yung physical units niya, yun na rin yung equivalent units niya. However, doon sa ating hindi natapos or yung work in process at the end of the period, you need to determine kung ilang percent yung natapos. Okay? In this case, I think the reason kung bakit 100% to is because in our initial example, nilalagay natin kasi yung materials at the start of the process. Okay? So, ibig sabihin, kaya 100% yung nakalagay dito. Kaya siya 100% dito kasi at the start of the process, nilalagay na agad natin yung 100% ng materials. So, therefore, kaya ang labas dito ay yung 5,000 na physical units, 5,000 na rin ang EUP niya or equivalent units niya sa direct materials. Kasi nilagay mo na lahat ng materials at the start. Okay? Doon naman sa conversion cost, 45%, this is a given amount. So kung 45% lang yung na-apply, edi 45% din lang ng 5,000. Kaya 2,250. Okay? So from there, i-total mo na. So from there, anong next mong gagawin? Total na natin. So ang total EUP natin for materials is 63,700. Parehas sa physical units. Nagkataon lang yan kasi nga, depende yan dun sa application ng sinabi ng problem kung paano ina-apply yung materials. For conversion cost, 60,950 yung total ng dalawang yon. Okay, so tapos na tayo sa step 2. Ano ang next mong gagawin? Punta ka sa step 3, ito total na natin lahat ng nagastos. Okay? Given din tong mga amounts na to, of course, so kailangan lang natin siyang i-total. Okay? So given, assuming nung beginning inventory, ang nagastos natin doon ay 41,540 pertaining to 20,154 materials and 21,394 conversion cost. Okay? So ano ang gagawin mo doon? I-plot mo lang. Siyempre, paghihiwalayin mo yung dalawang yon. Tapos yung nagastos natin currently, that's going to be 189,750 at saka 32488 daw, total of 510,238. So given yan, huwag ka mag-alala, dapat ibibigay sa'yo yan. Kung hindi man sa'yo ibibigay yung total amount, ibibigay sa'yo kung ano yung breakdown ng mga nagastos. Okay? Afterwards, itotal mo na yung dalawa. Okay? So ang total na nagastos natin for direct materials is 209,900. Total na nagastos natin for conversion cost is 341,878. So anong next mong gagawin? Step 4, alamin natin yung cost per equivalent units or cost per EUP. Okay, cost per EUP. So paano mo kukompute yun? Kunin mo lang yung cost, divide mo sa EUP. So 209,900 divided by 63,700, ito din yun. Tapos, 341,
878 divided by 60950. So ito din 'yon. So pag kinuha mo na ngayon, ito yung kay direct materials, ito yung kay conversion cost. So generally, pwedeng 2 decimal places na lang para hanggang exact centavo niya. Pero usually for some problems, para mas accurate, gumagamit sila 4 decimal places. Okay? Pero of course, for problem solving purposes, it's up to you kung ano ang sinabi ng problem. Pero generally, mas maganda kasi kung 4 decimal places para mas accurate, lalo na kung non-terminating siya. So kapag tinanong ka, ano ngayon ang mangyayari dyan? So ito yung per unit. So alam mo na ngayon kung paano mo hahatiin. Itong per unit na to, imumultiply mo doon sa natapos at saka doon sa hindi para alam mo kung magkano yung may iwan sa finish go or may iwan sa work in process, tas kung ilan yung matatransfer out. So paano yon? Doon yung nasa step 5. So ito yung computation mo. Okay? So magkano yung transferred out? Ang sabi, ang transferred out daw ay si 522,655. Okay? Which is yung EUP nung natapos times $3.30. Ito yung cost per EUP dun sa step 4 ng materials. Tapos 58,700 times 5.61, ito naman yung cost per EUP nung ating conversion cost. Pag pinag-add mo siya, ito na yung lalabas. Okay? So sabi dito, cost of goods manufactured must be 522,655 less rounding of $362. So meron lang siyang rounding difference. Okay? So yun nga yung sinasabi ko, kaya mas magandang naka 4 decimal places ka na lang para mas accurate yung makompute mo. Okay? Tapos since ina-account natin yung ano, ina-account natin yung total amount na nagastos, balikan lang natin yung previous slide. Diba ito yung total cost na hinahanap mo, 551,778. So pag ipupunta mo na siya dito, rounding ano na lang to. Rounding pang-balance mo na lang to. I-squeeze mo tong amount. Ang gagawin mo, yung 551,778 na total cost, ibawas mo yung 522,655 para makuha mo tong balancing amount na to. Okay, kasi ang labas dyan, pwede rin naman ganito yung formula mo, pero kasi may rounding difference nga, di ba? So lalo na kapag hindi exact yung amount mo, pag may rounding difference, gawin mo na lang tong balancing figure. So alam mo na yung papasok o yung tatanggalin natin doon sa work in process papunta doon sa next na department is ito. So kaya yung 522,655 na yun yung naka-credit dito kasi yun yung natapos na. 'Di ba? Pansinin mo itong naman nito, yung nasa debit side, ito yung mga pumasok during the period. Ito yung sa beginning balance, ito yung material at saka ito yung conversion cost na nagastos. Ki-credit mo siya para yun yung na-transfer. So ibig sabihin ito na lang yung ending balance. Okay, so yun siya. Ngayon, kung gusto mong makuha yung kung ano yung individual balances niyan, ganoon lang i-compute mo lang siya. Ano naman to? Work in process inventory account unit cost recap. In other words, yung ang tawag dito, yung unit cost na hindi pa natapos. So in other words, 5,000 physical units, ito yung cost niya. Kasi diba ito yung beginning natin kanina, balikan lang natin yung nasa taas. Diba 62 plus 57,500, yun din yung nandito. Tapos ang na-transfer is yung 58,700 based on ito, yung natapos. So ito yung naiiwan, 5,000 physical units, okay, ito yung cost na attributable sa kanya. So yan yung gagawin natin para doon sa average cost method. Intindihin muna natin kung paano yung movement, ha. Sinabi yung company nagpo-produce ng several bubble gums. Okay? Tapos sabi direct materials are blended at the beginning of the manufacturing process. So ibig sabihin sa simula pa lang, okay, sa simula pa lang nung process natin, nagkwan na, magdadagdag na tayo, okay?
So ibig sabihin, kahit hindi tapos yung production, 100% na agad tayo sa processing. Okay? Para maintindihan lang natin kung ilang percent na yung nailagay na materials and etc. Okay? Tapos wala daw wastages dito, okay lang 'yan, wala pa naman tayo sa topic na 'yon. Tapos direct labor and overhead are incurred uniformly throughout the blending process. Okay. Sige. So what's the next thing here? Information about the beginning in balance natin. So may 16,000 units daw tayo. Same yan sa kilograms, yun din lang yun. So 16,000 kilograms yung in process. Okay? Yung nadagdag, all direct materials had been added. So ibig sabihin, equivalent na rin doon sa 16,000 kilograms ng materials ang naidagdag mo. Pagkatapos, for the conversion, 70% daw yung na-complete. Pero this is irrelevant for purposes of average or weighted average kasi hindi naman natin kinoconsider yung percentage completion ng ating dito percentage completion ng beginning. Okay? Yung direct materials daw, ito yung cost niya, 8.1 at saka 11.8. Okay? Tapos during July, ang na-start daw natin, 405 kilograms, ito yung nagastos. Materials is 202,500, direct labor 299,200 at saka overhead 284. Okay, tapos at the end 21,600 kilograms yung in process, although lahat 'yon nailagay na yung materials, pero 25% pa lang daw yung conversion cost na na-add doon. Okay? Tapos ito transfer daw from blending papuntang packaging later on. Okay, so how are we going to compute that? So similar to how we computed a while ago, dun sa illustration, magsa-start tayo doon sa steps, okay? So lagyan lang natin, usin lang natin yung formatting. Okay, so step 1, alamin natin kung ilang units lahat yung meron. So according to the problem, 16,000 yung nasimulan na physical units, tapos 405 yung sisimulan ngayon. Ayun o, nakalagay doon. 16, tapos 405. Yun yung sisimulan lahat. So all in all, that's 421. Kailangan natin siyang i-reconcile doon sa step 2 later on. So, paano magagawin ngayon yun? So kung ang total is 421, ang sinabi sa problem, 21,600 yung ending, yung hindi natapos. So ilalagay ko na lang yung 21,600 dito, which means that yung natapos ko ay 399,400 units. Ang gagawin ko, kailangan ko siyang kumpyutan ng EUP. Okay? With regards to materials, 100% parehas. Kasi sinabi nga, at the beginning of the process, nilalagay na lahat yung material. So 100% ako dito. Siyempre, kung yung problem, magbibigay ng ibang percentage ng paglalagay ng materials, edi dun mo i-consider later on. Okay? Tapos, sa conversion cost, syempre yung natapos 100%, yung ending daw 25% pa lang, 'di ba? Sabi dun sa problem, so 25% din lang ang gagamitin ko. So paano natin na-compute ito? Itong mga amounts na 'to. Na-compute mo 'yan by simply multiplying the physical units by the percentage provided. So with regards to EUP materials, parehas lang tayo sa physical. For the conversion cost, however, okay? Yung sa completed, walang problema, 100% yon. Pero yung sa conversion cost, 25% pa lang. So, that will be 21,600 times 25%. That's going to be 5,400. Tapos, itotal mo na siya ngayon. Okay, so yun yung final step mo dun. Okay, so yan yung total natin. Diyan. Ano yung next step mo? Step number 3, alamin mo kung magkano yung nagastos. Okay? Ang nagastos daw dun sa beginning, di ba? 8.1 at saka 11.8 for direct materials at saka conversion cost. So, pinlat ko lang yung 8.1 dito at saka yung 11.8. Lalabas itong 19,900 dito. Yun yung total na nagastos. Para naman doon sa currently started, sinabi doon, di ba, yung naipasok daw, 202,500 para sa materials. Kaya may 202,500 tayo dito. Para naman sa conversion cost, magkasama kasi dalawa yon. Ito yung 299,200 for labor, tapos
284 para sa overhead. Okay? Kaya ang total niya is ito. Kung titignan mo yung formula ko, yan yung formula ko. Pinag-add ko yung labor at saka yung overhead kasi yun naman talaga ang considered doon. Okay? Tapos, itotal mo na. Ito yung total cost all in all natin. Yan. Ito yung total cost for the entire production. Ito yung pang materials lang. Ito yung pang overhead lang. Anong next mong gagawin? Compute mo na yung cost per EUP. Sa akin kasi, pag nagko-compute ako, mas maganda kung ano yung na-compute ko sa calculator, yun na agad yung i-apply ko. So kung ito yung lumabas, hindi na ako mag-round off. Para kapag nag-reconcile ako later on ng amount dito, automatic na rin. Hindi na ako mag-a-adjust. Okay? Yan siya. So anyway, yun yung cost per EUP natin. Paano natin na-compute ulit yun? Kunin mo lang yung total cost, i-divide mo lang dun sa total EUP. Okay? Next, compute na natin yung ating cost transferred out. Okay? Yung cost doon sa mga na-transfer out o yung natapos. Paano mo gagawin yun? Yung natapos na amount, multiply mo doon sa EUP. Or yung cost per EUP, I mean, sorry. EUP multiplied by cost per EUP, that's already the total cost. So ito yung lalabas doon. Okay, gawin na lang natin 2 decimal place para mas maayos. Okay? So doon ka na lang mag-round off sa final amount mo. Tapos, para naman doon sa hindi natapos, 21,800 multiplied by 0.5002 siguro or kung ano na yung lumabas sa calculator mo, yun na yung lalabas dito. Ganun din sa conversion cost, yung 399,400 na natapos, multiply mo ng 1.4698,6166 or kung ano man yung rounded off na amount na sinabi sa'yo, tapos lalabas yung total conversion cost dito. Yung para naman sa ending, di ba ito lang kasi yung EUP niya, 5,400, multiply mo lang nung cost per EUP, so lalabas naman tong amount na to. Ang kailangan mo lang gawin pag addin mo tong dalawang to, kasi yun yung total cost na lalabas later on. Tapos ito naman, ito yung may iwan doon sa ating work in process. Okay? So generally, isa lang ang journal entry mo dito. Okay? Kung gusto mo naman, pwede naman natin gawin lahat. Pero basically, ang matatransfer out natin, ito yung debit sa work in process. Sorry. Work in process. Sabi doon, galing tayo sa blending papuntang packaging. Packaging, ito yung de-debit natin. Ang amount nun ay ito. Tapos ang credit natin will be yung work in process na galing sa blending. Ang amount na ay yun din. Amount. Okay, so ang may iwan lang talaga, ang may iwan lang na amount, ito na lang. So itong 18,742.38, ito yung attributable doon sa 21,600 na physical units na hindi natapos. Okay, tapos pag tinanong ka magkano yung attributable sa materials, ito yun. Yung attributable sa conversion, ito naman yun. So ganun yung pagsasolve natin. So yan, yan yung sagot natin doon sa problem. Pag tinanong ka sa physical units, alam mo na yung physical, 21,600 na yun. Okay? So yan siya. So that's basically how you are going to solve for the problem.